Nandito ulit tayo sa Honda Jeep Jump Cycle. Dito lang located sa Lanoy Subdivision, Barangay Kalumpang, General Santos City. So ito mga tol, ang ating feature sa araw na to, ang Honda CB150X. So bago natin simulan, montage muna tayo. Balik tayo dito sa Honda CB150X, ang adventure bike ng Honda na 150cc. So ito mga tol, unahin muna natin yung kanyang engine specs. Ito ay mayroong 149 cubic centimeters. Meron siyang 4-stroke, 4 bulbs, naka-dual overhead cam at naka-liquid-cooled yung kanyang cooling system. Sa kanyang bore and stroke naman, meron siyang 57.30 by 57.84 millimeters. At ito mga tol, yung kanyang power output. Ito ay kayang mag-range ng 11.5 kilowatts at 9,000 RPM. So ang 11.5 kilowatts, kung i-convert natin sa horsepower, so ito ay nagre-range ng 15.4 horsepower. So ganyan po kalakas itong Honda CB150X na adventure bike ni Honda. Ito naman ay merong maximum torque na 13.8 newton meters at 7,000 RPM. Starting system na ito ay naka-electric lang. So wala po siyang kickstarter at ang kagandahan niyan, meron siyang voltmeter para mas ma-monitor natin yung battery health status. So ayos na ayos to. Sa kanyang transmission naman, ito ay merong 6-speed manual constant mesh. So kapares po siya nung gearing ng Raider 150 at yung ating Honda Winner X 150. So ito mga tol, ang Honda CB150X. So punta naman natin yung kanyang physical appearance. So dito tayo sa kanyang harapan. At yan, mapapansin nyo mga tol, meron siyang napakataas or napakahabang visor dito, no? Siyempre for better aerodynamics ang gamit ng ating visor. Tapos meron siyang sticker ng Honda dito na color black. Tapos dito naman sa ibaba, meron siyang dalawang partition ng kulay. So ito meron siyang silver metallic. Tapos dito sa kanyang ibaba, meron siyang matte black na kulay, no? And then yung kanyang headlight naman, napakaganda rin, very neat. Eh para siyang letter B na shape. Tapos ito ay gumagamit ng LED at maging sa ating signal light. So dito naka-install sa kanyang gilid and naka-LED rin. Ang kagandahan dito sa ating signal light, napaka-sturdy, napaka-tibay. At kapag ito ay nasagi, so hindi agad maubali. So dito naman sa kanyang harapan, napaka-aesthetics. So ito talagang nagsisignifies ng mga adventure bike, yung kanyang tuka dito sa ibaba ng ating headlight. Sa kanyang suspension naman, ito ay naka-inverted fork at meron siyang color gold na kulay dito. Napakaganda ng kanyang suspension dito dahil napakapal and napakaganda ng quality na ito. Ang suspension na ito ay naka-Showa brand. So ayos na ayos ang quality ng kanyang suspension. Sa kanyang front fender, meron siyang plain na matte black ang kulay. Wala siyang decals. So ito mga tol, wala siyang ABS. At ito ay naka-hydraulic disc brake. Meron siyang dual-path piston caliper na may Nissan brand. So ayos na ayos pa rin ang stopping power ng motor na to. Meron siyang IRC na brand. At ito ay merong sukat na 100 by 80 by 17 inch. At ito ay tubeless. So yun, dito naman tayo sa kanyang likuran. Ito napakaliit lang. Napaka-neat ng kanyang taillight dito. Gumagamit din siya ng LED. At pagdating sa ating signal light, napaka-sturdy din katulad nung sa ating harapan. At dito, LED rin ang ginagamit. And wala nga lang siyang plate light, no? Para sa visibility ng ating plate number, lalong-lalo na sa gabi. At ang kagandahan dito, meron pa rin siyang added visibility, yung ating reflector. Sa kanyang suspension, meron siyang monoshock na suspension. So ito, napakaganda ng kanyang monoshock dahil napakapal ng kanyang spring. And ayos na ayos ang quality din nito. Dahil ang brand ng suspension nito sa likuran ay naka-Showa brand. Dating naman dito sa kanyang braking system sa likuran, meron siyang single-path piston caliper na may Nissan brand. At ito yung kanyang flower disc. Flower yung design, no? And then wala din siyang ABS. Sa kanyang gulong naman, IRC. At yung kanyang sukat, meron siyang 130 by 70 by 17 inch. At ito rin ay tubeless.
So ito yung kanyang instrument panel. At kung mapapansin natin yung kanyang instrument panel, katulad siya nung ating CBR150R. So napaka-neat lang, at ito ay gumagamit ng digital sa kanyang instrument panel. Dito sa kanyang gilid, makikita natin dito yung kanyang buttons. Tapos meron siyang logo ng Honda dito. Pagdating naman sa ating key system, syempre naka-traditional key. At ang kagandahan lang dito, meron siyang shutter lock para mas safe yung ating motor kapag iniwan natin na mag-isa na nakapark. Napakaganda rin dahil yung kanyang handlebar may katulad na handlebar sa ibang motor ni Honda, no? Yung sa ADB-160. So ganun na ganun yung kanyang, parehas na parehas yung kanyang handlebar. Meron siyang dark brown na kulay. And then ito, naka-upright position din. So ang pag-driving mode mo dito, very relaxed din, no? Lalo-lalo kapag ikaw ay babiyahe ng malayuan. And then dito sa kanyang switches, so ito meron siyang passing light. Ito naman sa kabila, yung ating high beam and low beam, busina, at yung ating turning switches. Sa kabila naman yung ating ignition starter. So wala na siyang kill switch, and wala din siyang SSS, o yung stop and start system. Ito motor na to ay talagang masusulit ka sa pagdadrive dahil dito sa kanyang napakalaking tangke. Dahil ito mga tol ay mayroong 12 liters fuel tank capacity. So yan, at ang fuel consumption na ito ay nag-a-average sa 38 kilometers per liter. So depende na yan sa inyo mga tol kung ano ang riding hobby ninyo. So dyan magdedepende ang fuel consumption ng isang motor. Ang kagandahan lang dito sa kanyang tangke, no? So ito yung kanyang tangke, at dito sa kanyang gilid meron pa siyang fairings na plastic. So para iwas gasgas din sa ating tangke or matalsikan ng bato para hindi rin ma-damage, no? At hindi magasgasan. So meron din siyang naka-embossed na CB150X dito. So yan, at merong letter X sa kanyang gitna. So napakaganda, aesthetic wise. And pagdating naman sa ating upuan, eto mga tol, napakaganda rin ang kanyang cushion. Malambot and napakapal yung kanyang seat cover. Makapit din siya. Medyo magaspang yung kanyang texture, no? And pagdating dito sa ating OBR, ganun din, makapal. Meron din siyang grab bar dito. So yan, para may kakapitan yung ating OBR, no? So yan, sa mga nagbabalak bumili na itong CB150X, so ito ay nagkakalaga ng 172,000 pesos. Kapag inutang nyo, magda-down lang kayo ng 35,000 pesos. Siyempre, yung kanyang installment plan sa loob ng 3 years, meron kayong babayaran buwan-buwan na 6,607. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang pangangailangan sa isang motor. Siyempre, kung ano yung need natin, no? Gaya na lang na itong ating nasa harapan. Siyempre, ito pang adventure bike. At kung mahilig ka sa manual, so itong motor na to ay may bibigay sa inyo. And siyempre, yung comfortability and yung kung long ride naman, talagang sulit at malayo ang inyong mararating dahil sa napakalaking tangke nitong si CB150X. So dito lang yan sa Honda Jeep Jam Cycle, dito sa Lanoy Subdivision, Barangay Kalumpang, National Highway, General Santos City. So yun lang mga tol, at magandang umaga sa inyo. Ride safe. Peace out.